So itong sasabihin ko sa inyo, sir, kahit, kuya mo ko yung tudlo. Kuya ko yung tudlo. Kahit lagyan nyo pa ako ngayon ng lie detector test, pareg ako. Baka sabihin nyo, naabay nagkuha na, nagawag na ba? Unang-una, nung sinabi ninyo, Senador Reza, na 2017, kalukuhan yun. Kasi bakit? Yung 2017 na sa 2019 until 2021, buhay pa yung aking lola. Makaya-kaya namin patayin o lasunin yung ina namin at saka lola namin. Sino namang hipokritong tao na mga gagawa yun? Kayo ang inakusahan yan? Kami. Para daw, yung presidency at saka yung vice presidency ay mapunta sa kanilang dalawa. Sorry, ma'am. Attorney De La Peña? Attorney. Una sa inyo po, kanina kasi, tinanong ko kung kaya maiksi ang buhok nyo dahil miyembro kayo ng bayanihan, pero sabi nyo, dati nyo ng hairstyle yon. But I was able to research a photo of you with very long hair. So, this was before you became a member of bayanihan? Yes, can I answer now, Your Honor? Before po, Your Honor, kung season po is may, if i-check nyo po yung lola ko at yung mama ko, we vary po, depende po sa season, may mabhaba, may mataas. Tapos, kung mainit yung panahon, so we cut our hair short. So basically po, before po everyone did the shorter of the hair, meron na po akong pictures before na maiksi, meron din po mahaba. So it's not basically because of an insinuation or a direction from anybody po. On my part, that's for me only, Your Honor. Okay po, attorney. Pero mahaba rin kasi buhok ko eh. So alam ko na pag nagpapahaba tayo ng buhok, matagal po yun. Hindi yan sa loob ng isang taon lang. At pag nagpapagupit tayo, kasi dati maiksing-maiksi din buhok ko, mabilis magpagupit pero matagal magpahaba ng buhok. So around, I'm just curious kasi we had a photo earlier na yung mga babae sa kapihan na miyembro ng bayanihan ay pawang maiiksi ang buhok. So this really looks to me like a photo before you became a member of Bayanihan or before you resided in Kapihan. Yes, Your Honor. Mga 2015 or 2016 po yan, Your Honor. Okay, salamat ka, Mr. Chair. And then my second follow-up question po. Teresa, yes, Mr. Chair. About the hair, ha? Let this be clear to everyone that kami, wala kami pakialam kung anong buhok gagawin mo. Kahit magpakalbo ka, wala kami pakialam, magpasuklay mo yan o hindi, wala kami pakialam because that's your constitutional right. Kung anong gusto mong buhok. Ang sa amin lang dito, sinasite lang yan ni si Teresa dahil nga ayaw natin na yung sabihin ninyo na you're offended by this committee's terming your group as a cult. Diba? Kami rin, ayaw namin makakasama ng loob sa tao. Pero by the way as it is right now, by definition ng kulto, ay talagang ako, forgive me if I offend you. Pero pasok talaga sa definition kung sabi mo yung kulto, yung blind obedience, yung reverence, yung lahat-lahat ng definition nandoon sa kulto. Pasensya ka na, you're a lawyer. Huwag na natin i-consider ito pagka-lawyer mo o pagka-chairman ko. Inato lang. Ako, binabasa ko lang, nakikita ko talaga, pasok sa definition ng kulto. Pero ganun pa man, regardless, huwag na natin isipin ang atin lang talaga, ang amin dito siguruhin na walang na-violate na constitutional right, lalong-lalo na yung mga bata. Yan ang habol namin dito. Ha? Forgive us if we offended you, yung pagsabi namin kulto, pero base sa aming pananaw, siguro, respetuhin mo rin siguro yung aming pananaw na nakita namin sa, by definition, na talagang we can say na kulto yung grupo. Pasensya na, forgive us. Go ahead, Senator Risa. Salamat ka, Mr. Chair. So, attorney, yung pangalawang follow-up question ko, actually may kinalaman dun sa yung kalikasan or nature ng bayanihan. Kasi actually, surprise nga ako nung sinabi nyo, the organization started bandang 1980 because yung prior research namin showed na ang bayanihan, ang Socorro Bayanihan Services, started as a genuine people's organization. Akala po namin, even way back in the 1940s, at noon ay nagsusulong ng totoong bayanihan. Pero nung pumasok sa eksena, bandang 2017, ang persona ni J. Renz, si Senyor Aguila, ay doon nagsimula. Ayon sa research namin, doon nagsimula yung pagbabago ng nature ng organisasyon. Dahil hindi na siya naging pangbayanihan talaga, tulad ng itinatag ng lola ninyo, pero nakasentro na sa persona niya. Kaya't nagkaroon ng mga katangian ng kulto. At lalo na, pagkatapos ng lindol ng 2019, lalo na nung pumasok yung pandemya hanggang ngayon, kaya
pumasok itong mga pang-aabuso na natago ng ilang mga taon, pang-aabuso sa mga bata. So, iyon yung aming nasaliksik, no? At yun yung aming initial conclusion na nagbago talaga yung nature ng organization nung pumasok yung persona ni Mr. Kilario at pati ni Mr. Galanida. Ano pong thoughts nyo doon? Can I speak and then can my brother also speak, Your Honor? Thank you po. Please proceed. Your Honor, balik po tayo sana sa timeline. You mentioned that it's 2017. But Your Honor, during that time, it was my grandmother, Rosalina Lasala Taruk, who was still the president po, Your Honor. So, alam, like what Mr. Edilito Sanko described her, she's a virtuous woman po, Your Honor. She was the president 2017, 2018, 2019 until she died on June 27, 2021. Senior Aguila was not in the picture. He is a mayor, youth president po, Your Honor. So wala po siyang power during that time. Naupo po siya bilang presidente only on 2021. So, Your Honor, mahirap po sa amin na yung lola ko po, she is very selfless. She even, tawag dito, ibibigay niya lahat kahit yung personal namin na mga resources for helping the people. Yun po yung totoo. Alam po yan ng mga dating nakatira sa Kapihan. Attorney, if I may, actually, wala naman sa hot seat yung lola nyo eh. Yung ibang mga tao nga concerned tungkol sa lola nyo, concerned pa tungkol sa nanay ninyo. Pero can you shed light on, ito yung sinabi, yung kinento nyo, ito yung inyong perspective tungkol sa 2017. What about po nung 2019, nung naglindol sa Socorro na umakyat ang higit 3,000 tao, kabilang ang higit 1,000 mga bata. Sa pananaw nyo, ano yung nangyari nung taong yun na 2019? Mr. Chair, yung kuya ko po talaga yung right person to answer that question. Okay. Can he speak, please? Yeah. You have the floor. Mr. Raldin. 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 Raldin Taruk Florano. Raldin Taruk Florano. Go ahead. Sir, before ako sasagot, sir, kasi yung Senate hearing, di ba, ang katotohanan ang dapat mano natin. So itong sasabihin ko sa inyo, sir, kahit, huwag mo kong tulo. Kahit lagyan nyo pa ako ngayon ng lie detector test, palag ako. Baka sabihin nyo, naabay na kuha na, nagawag na ako ba? Unang-una, nung sinabi ninyo, Senador Reza, na 2017, kalukuhan yun. Kasi bakit? Noong 2017 na sa 2019 until 2021, buhay pa yung aking lola. Mr. Chair, bago lang po magpatuloy, sir. Huwag po natin gagamitin yung salitang kalokohan. Okay. Kasi kami po na nagpa-file ng mga resolusyon, nagkukontrol. Sorry ma'am. Wala pong kalokohan kaming, okay. Hanggat kaya namin, pinalalampas. Okay. So ito po ay mga itinatanong namin sa inyo na sa pagkaalam namin ay facts. At kapag magbibigay kayo ng ibang facts, makikinig po kami at itimbangin okay. namin. So, yung salitang kalokohan po hindi po nagbebelong sa ganitong pagdinig, I believe, Mr. Chair. Salamat so, kayo. So, strike out from the records yung sinabing kalokohan. Sorry po. You just present the facts. Okay. If you know that mali yung facts namin, you correct us. Ganun lang kasimple. Sabihin mo lang, sir, itong totoo. Ito yung totoo, sir. Sige, go ahead. 2017, dito kami nagpuyo sa lungsod. So, wala kami sa bukid, sir. So, doon pa kami sa municipality of Socorro, not in the barangay Siring. Ngayon, noong lumindol, ganito yun yung nangyari. 2019, February 8, 2019 yung lindol. So, noong time na yun, sa panang panihapon eh, dinner, yung nag-dinner kami ng pamilya ko, isa-isa kami pinatawag ng aking lula. So, sabi ng aking lula, naman tayo juta sa sungkoy, basin daw mag-tsunami. So, isipti namin yung sa mga sarili namin, lalo na yung mga anak namin. So sabi ko sa aking lola, kung muldagan ta sa barangay Sungkoy diha sa gitawag na mo kanang guest house sa Sungkoy. Kung Itagalog mo para kung tayo ay pupunta ng barangay Sungkoy, mayro kasi ng junction sir sa river at sa kayong dagat. So kung posibleng may mag-tsunami, sigurado walang mabubuhay sa amin kahit isa. Kasi pag high tide nga sir, yung tulay nga sir, nandito na yung river ng dagat eh. So ito yung nangyari. So sabi ko sa kanila, tinanong kami ng isa't isa ng inula, gusto ko doon tayo sa Kapihan. Unrecord siya, sir, ha? Unrecord siya. Pero hindi yan napalabas, sir, sa ano, sa media. Alam nyo ba kung bakit? Si Moon Gualbis, I don't know if TV5 ba siya,
siya lang yung mismo yung nag-interview sa akin. During the CSR, yung human rights, nung pumunta doon sa kapihan, tatlo yung nilapitan ko pero hindi ako in-interview. Sila Nico Bawa, hindi nila ako in-interview. Sila Chino Gaston, hindi nila ako in-interview. Para naman, malaman na yung katotohanan. Kasi yung sabi daw ni Sia Teresa, based on the facts, 2017, walang nangyari ganun, ma'am. Actually, yung 2019, yung pagtakbo namin sa bukid, ma'am, ako yung nag-suggest. Now, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, kasi nababanggit madalas ni Sir at ni Attorney Den yung kanilang lola. So pagkatapos po ni Sir, gusto ko rin po sanang maitanong si Jeng Plaza na kusinero ni Senyor Aguila. Dahil napaka-importante po talaga yung persona ng lola nila. At wala pong nag-aakusa sa kanila ng kahit ano. Si Jeng Plaza ay pwede po, Mr. Chair, mag-testify na na-overhear niya si J. Renz Quilario at si Mamerto Galanida na nag-uusap tungkol sa pag-overthrow kay Ma'am Rosalinda. Kasi napag-uusapan at napagtatalunan yung timeline, ano ng sino ang presidente noon, and in effect, sino ang may control sa organisasyon at sa nature ng organization. So, importante po itong maitatanong po natin, Mr. Chair, kay Jeng Plaza. Salamat kayo. Sir, pwede pa tapusin. Dito po si, ay, andito na po si Jeng Plaza, Mr. Chair. Sir, pwede. Please, continue. Oh. Yes, continue. Ngayon, yung 2019 December, Christmas party yata namin yon. Kasi nung time na yun, na 2019, nung doon na kami sa bukid, itong si Lorenz Quilario, actually, ito si Lorenz Quilario, sir, estudante ko sa high school. So, hindi ako... Teacher ka? Teacher ako, sir, sa Socorro National High School. Socorro National High School. O, teacher ako, sir. Estudyante mo si Jerenz. O, isa rin sa mga estudyante ko, sir. Okay. Kaya hindi ako maniniwala na ito yung misiya. Hindi ako maniniwala sa ganun, sir. Paano, kasi, ikaw hindi naniniwala, pero yung mga followers niya naniniwala? Eh, bakit ako maniniwala? Eh, alam naman ko na isa lang yung Diyos. Pero, maniwala ka sa akin kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao doon sa kapihan naniniwala na siya ang Haring Aguila, siya ang reincarnation ng ni Santo Niño. Ako, sir, di kumutuo og Diyos kay ngano, usaray akong Diyos si Jesucristo. Answer my question. Maniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao na nakatira sa loob ng kapihan ay sumusunod kay Jerenz dahil nga naniwala sila na siya ay reincarnation of Christ, siya ang second coming ni Santo Niño? Kikinukha ko lang yung opinion mo. Maniwala ka na sumusunod yung mga tao kay Jerenz? Ah, dili, sir. Dili. O di kung totoo nga, because kasi na si Mesiya, dili. Sir, pwede mo humang ko, sir, sa akong istorya. Wait. Kahit 2019 mag-ut, sir, nanay tabo. Pagka December, sir, ano, before December, sir. Tagalog. Before December, parang minimentor na aking lola si Jerenz Quilario. Kung paano dalhin yung tao, paano makisama ng tao, yung mga plano mismo. Pero plano sa kayuhan. So, may plano kayo ni? Sa kabutihan na, sir. Ito yung nangyari. Noong 2019, sabi ng aking lola, kasi wala ako doon mismo, kasi umuwi kami ng aking ama doon sa bahay namin, sir. So, sinabi ng aking lola na gusto daw niyang papalit sa kanya ay si Jerenz Quilario. Mr. Chair, sir, if I may, sir, kung wala kayo noon, paano nyo alam na yan ang sinabi niyo? Sinabi kasi sa akin, aking lola. Sorry, sir, di pa ako tapos magtanong. Okay. Hintay mo lang. Or paano nyo po alam na yan ang gusto ni lola ninyo? Diniklare yan ni Lola, sir, doon sa ano namin, sa Christmas party. Tapos sinabi rin sa akin, sir, personally sa bahay pag-uwi. So pagkatapos po nung una sinabi ni Lola nyo sa Christmas party, sinabi nila sa inyo personally. Okay, sinabi sa akin. Ko kung paano nyo alam. Sinabi sa akin. Pero ngayon, ang nangyari, wala daw ata General Bato. O si General Bato, ni Jerenz Quilario. Hindi agad niya tinanggap yung hamon na siya yung papalit na presidente kasi sa sobrang bata at saka mahirap din magdala ng tao. Ngayon, ngayon, ano nangyari? Nung sir, Mr. Chair, so sir, taong 2019. 2019 pa ngayon. Take note, Mr. Chair, nung 2019, 19 years old lang si Senyor Aguila. Kaya nga, kasi bata pa siya. Tapos mahirap magdala ng tao. Ngayon, ano nangyari? Nung 2021, nung pagkamatay mismo ng aking lola, kinausap ko si Senyor Aguila. Eh ngayon, Senyor Jerenz. Mr. Chair, sir, so tawag niyo rin kay Jerenz Quilario ay Senyor Aguila. Jerenz yung sa akin, sir. Hindi, sir. Kanina, kinikwento niyo. Ay, Senyor Aguila ang tawag niyo sa kanya. Tinawag ko sa senior kasi yun yung iskinim niya ngayon. Pero ang tinatawag ko sa akin, Ma'am Jerenz. Well, sir, Mr. Chair, let the record show. Ang tawag po ni Mr. Florano kay Jerenz Aguila ay Senyor Aguila. Na yun yung pagkakilala ng mga tao sa kapihan, sa bayanihan. Yun yung pagkakilala na Haring Aguila, na reincarnation ng Diyos at reincarnation ng Santo Niño. Hindi nga ako maniwala, ma'am, na sa iyong reincarnation, ma'am.
Tinawag ko siya, ma'am, na Senior Aguila, kasi iyan yung alam niyo, pero yung sa akin, G-Rens lang. Sa akin, G-Rens lang. Kung halimbawa sila itatawag Senior Aguila, nasa sa kanila niyan. Wala binabot na, sir. Sige, padayon ko, sir. Padayon ko. Tagalog. Oh, ngayon, sabi ko kay G-Rens, namatay na aking lula, di ba ikaw yung gusto na papalit sa pwesto niya as president? Mahirap din kung ako, kasi wala namang authority nga galing sa aking lula. So, during the time, may election kasi sir, natalo yung ina ko, sir, sa 2019 election. 2019 ba yun eh? Oo, ngayon. Nung nangyari na yun, sir, namatay na aking lula, sir, sabi ko sa kanya, unsaro naman eh, kung sa Bisaya pa, unsaro naman eh, wala na may presidente, kung ikaw man ang choice sa akong lula. So, imo nang barugan. So, doon na tayo na yun, sir, dito sa Himbarog, sir, sa pagkamatay after magkamatay ng aking lula. Nagkaroon, si Mamerto Galarina, sir, before si Mamerto naging vice president, yung gusto ng aking lula, sir, na yung papalian ng vice president ay yung aking ina, yung si Mayor Denia Tarforano. Pero pag sinabi ni lola na siya daw yung papalit ng, siya yung magiging vice president, sabi na aking nanay, ma, gusto na ako mag-vice president, ma, si Mamerto Galarina. Kaya yung sinabi, sir, na mayroong, sabi daw nila, may foul play, mayroong daw lason para mapunta daw yung ni Kamamirto at saka yung si G-Rens, yung presidency at saka vice president, hindi yan totoo, sir. In my personal views. Mr. Chair, in-note lang natin na si Mr. Florano ang unang nagbanggit ng mga salitang lason at foul play dito. Just for the record, Mr. Chair. Oo. Kasi yun yung sabi ng kabila, sir. Yun yung sabi. Sabi ng mga affidavit. Kasi may nilason daw namin. May affidavit ba na nagsabi na nilason ninyo? So, yung mga interview, sir. Meron. Narinig mo? Narinig ko, sir. Okay. Kaya nga, mahirap sa amin na aking kapatid, makaya namin patayin o lasunin yung ina namin at sa kalula namin? Sino namang hipokritong tao na mga gagawa yun? Kayo ang inakusahan yan? Kami. Para daw, yung presidency at saka yung vice presidency ay mapunta sa kanilang dalawa. Yun. Dali lang. Mr. Chair, siguro mas lilinaw pa pag mamaya't natanong natin si Jane Plaza. Stop ka muna. Go ahead, Sir Teresa. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you.